Nakahanda na naman pong muli ang ating mga gagawin na pampaswerte at ano-ano naman po kaya at ano na naman po kaya ang ating gagawin. Ngayon po ang ating gagawin ay tungkol sa hindi magkasundo-sundo. Ito po ay magkakasundo-sundo kayo at magiging masagana ang inyong pamumuhay kapag ito ay inyong ginawa. Kasabihan nga po na hindi natin hawak ang ating kapalaran. At hindi natin alam ang maaaring mangyari o maganap sa ating buhay. Pagaman sinasabi rin kung minsan o may nagsasabi rin na tayo mismo ang gumagawa ng ating kapalaran. Bakit nga ba tayo ay nagtutuon ng pansin sa mga pampaswerte? Kulang pa ba ang ating tiwala kay Lord? Ito po ba ay talagang nakakatulong sa atin? O isa lamang inspirasyon upang tayo ay maging porsigido sa ating paghahanap buhay. Tama po. Ito po ay nakakatulong sa atin upang palakasin ang ating kalooban o isipan na lalong pagbutihin at magsikap sa paghahanap buhay. Sa ibabahagi ko pong ito sa inyo ngayon, nawa ang bawat isa na gagampan dito ay makuha ang tunay niyang nais at tagumpay. Gagamit po tayo ng tatlong simpleng sangkap na maaari nyo lamang makuha sa loob din ng inyong tahanan. Sangkap at gagamitan po na dyan lamang po sa ating mga tahanan o bakuran. Ang mga sangkap pong ito na nakuha lamang natin sa ating bakuran o tahanan ay kapag napagsama-sama natin at naisagawa ang ritual, tutulong sa inyo upang mapagaan ang mabigat na takbo ng ating buhay, sakit o karamdaman, di pagkakasundo-sundo ng pamilya, gastos na walang kasaysayan, pagkalulong sa bisyo na hindi maiwasan, at maging ang naiinggit na kapitbahay o kapwa ay kayang din nito nalunasan, na kayo ay tulungan at maiwasan ang mga ganyang pangyayari na nanggaganap sa inyong buhay. Gawin lamang po natin ito ng buong buo ang tiwala at gawin ng tama sa oras, araw at mga sangkap. Narito po ang mga sangkap na ating kailangan. Isang pusod ng bawang. Ito po siya. Kailangan po ay may nakakabit pang maliit na bawang. Tatlong pirasong star anise. Isa pong red or gold pouch. Kamukha po nito. Magnetic stone. Kailangan po yung namamagnet na black stone. Meron po niyan. At net bag. Yung pong lagayan ng mga toys, laruan, net bag po. Yan, ganyan. Maliit na pirasong papel na puti, wala pong guhit, puti, na gagamitin po natin pagsusulatan. Sinulid na puti o tali na itatali po natin mamaya. Ito ay ating gagamitin. Isang bulaklak na puti. Pwede po ang roses, gumamela, yan. Pwede din po ang red roses. Mas mainam po ang red roses. Ito po. Yan, red roses po. Pwede po din yan.
Basta po bulaklak. Kulay pulang rosas, mas mainam, puti na gumamela, any white flower, maganda po yun para po yun sa pagkakasundo-sundo ng pamilya. Pong papel na puti ay isusulat nyo ang lahat ng miyembro ng pamilya. At pagkatapos, ang lahat babalutin ninyo kasama nung pusod ng bawang. Ginawa ko na po siya sa picture at hindi ko na po idinemo isa-isa dahil masyado pong hahaba yung video. So, sasabihin ko na lang po dito na kung ano ang paraan nyo na gagawin. Sulat ang pangalan ng miyembro ng pamilya para sa pagkakasundo-sundo at lahat ay swertihin. Tapos ay balutin nyo po yung pusod ng bawang, ibabalot nyo doon sa papel na puti na may sulat at talian ng puting sinulid. At pagkatapos, ilagay nyo po doon sa red pouch kasama ng mga sangkap. Kagaya po ng ganito, ginawa ko. Yan. Sinama-sama ko na po lahat ng sangkap dyan. Tatlong star anise, magnetic stone, yung pong bulaklak, rose, white na gumamela, or any white flower, mas maganda po ay rose. Then, ganyan po yung magiging resulta niya. Yan, ganun po ha. Then, pagkatapos nyo po na maigawa na yan, ilalagay nyo na dito sa ating net. Dito po, yan. Kapag nailagay nyo na po sa inyong inihandang net, ito po ay magwi-wish din kayo o mag-aalay ng isang panalangin para sa pagkakasundo-sundo ng pamilya, magaan takbo ng buhay, masaya, walang nagkakasakit, ang swerte ay laging papasok sa ating tahanan, walang maiinggit, nakapwa, nang sa ganun, dire-diretso ang magandang takbo ng buhay. Kapag po kasi may naiinggit na i-irritate tayo. At kung minsan, hindi tayo makapag-concentrate dahil siya lagi ang ating na pagtutuunan ng pansin na ay, ganun-ganere, ganang-ganan. So, nagiging negative ang ating laging mga pag-uusap ng pamilya. So, mas maganda po yung walang naiinggit. Kaya ito po ay isasabit nyo sa pagkatapos na mag-wish, ay isasabit nyo sa inyong main door, sa labas po, yung kita sa labas, hindi po sa makapasok ng pinto. Maganda po siyang protection. Kahit po inggit, swerte na po, maganda po. Gawin nyo po yan at napaka ganda po. Basta tama ang inyong pagganap, tama ang inyong sangkap, tama ang oras, tama ang araw, at may matinding paniniwala at tiwala sa ginagawa, ang lahat po ay magaganap ang inyong kahilingan. Kapag nailagay nyo na po sa inyong inihandang net, ito po ay magwi-wish din kayo o mag-aalay ng isang panalangin para sa pagkakasundo-sundo ng pamilya, magaan takbo ng buhay, masaya, walang nagkakasakit, ang swerte ay laging papasok sa ating tahanan, walang maiinggit, nakapwa, nang sa ganun, dire-diretso ang magandang takbo ng buhay. Kapag po kasi may naiinggit na i-irritate tayo. At kung minsan, hindi tayo makapag-concentrate dahil siya lagi ang ating na pagtutuunan ng pansin na ay, ganun-ganere, ganang-ganan. So, nagiging negative ang ating laging mga pag-uusap ng pamilya. So, mas maganda po yung walang naiinggit. Kaya ito po ay isasabit nyo sa pagkatapos na mag-wish, ay isasabit nyo sa inyong main door, sa labas po, yung kita sa labas, hindi po sa makapasok ng pinto. Maganda po siyang protection. Kahit po inggit, swerte na po, maganda po. Gawin nyo po yan at napaka ganda po. Basta tama ang inyong pagganap, tama ang inyong sangkap, tama ang oras, tama ang araw, at may matinding paniniwala at tiwala sa ginagawa, ang lahat po ay magaganap ang inyong kahilingan.